plus a day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite Page. God is good all the time. God is good. Yes, come on, church. All the time. God is good all the time. Amen, amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. God is good all the time, and all the time, God is good. And thank you, Lord. Good evening to everyone. Welcome po sa ating OPM, our online prayer meeting dito lang yan sa Jesus County Church, on Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. My name is Brother Huge Espiritu. Yan, welcome, welcome, mga kapatid, sa ating gawain dito sa ating OPM. Ayan, salamat sa Panginoon. At patuloy tayo sa gawain. Ayan, pati mo natin ang ating mga kapatid. Thank you, Lord. Sino ba yung mga kasama natin dyan? Ayan, let us check. Praise the Lord. Ayan. Glory be to God. Good evening sa'yo, Brother Richmond Cuenca. Ayan, Sis Maricel. Praise the Lord. Glory be to God. Ayan, dami na nila. Ayan, salamat sa Panginoon. At patuloy tayo, mga kapatid, sa gawain ito sa ating OPM. Monday to Friday lang po ito, 7 to 8 p.m. At salamat sa ating Panginoon sa patuloy na paggabay, pag-iingat, at salamat sa kagandang loob na lagi niyong binibigay. Salamat sa Panginoon. O, tingin ko, wala pa yung mga iba. Ayan, praise the Lord. Bago ang lahat, mga kapatid, tayo muna ay manalangin. At upang tayo ay gabayan ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga gawain. As always, make God's first in our lives. Sa unang pag-gising pa lang natin sa umaga, kailangan na natin manalangin. Praise God. Lord. Ayan. Yes. Glory be to God. Heavenly Father, we glorify you, we magnify your name, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito at kami ay hayaan mo, Lord, na mapuspos muli ng pagpapala ng iyong salita, kapangyarihan ng iyong salita, banal na Espiritu, Lord God, mangusap ka sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, maintindihan, maunawaan ang iyong sasabihin, ang iyong papaliwanag sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoong Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gawain ito. Tulungan mo rin po mga kapatid namin wala pa sa mga oras na ito. Remind po sila, Panginoon, sa gawain ito. At salamat sa kabutihan mo, Panginoon, na lagi namin nararanasan mga pagpapala, nararanasan ng iba, siksikliglig at umaapaw, at mga pagpapala ng mga pagtuturo sa aming buhay, Panginoon. Ito yung magandang pagpapala rin. Salamat sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na ang binhi na iyong tatanim, tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga. Salamat sa kabutihan mo. Praise you, Father. At nang ito yung aming tinataas, sa iyong makapangyarihang pangalan, in Jesus' name. Amen! Amen! Yes! Praise God! Ayan, good evening sa'yo, Sis Belle Rusit, Pastor Oban. Good evening sa'yo, Sis Beng, Brother Ken, Sis Michelle. Glory be to God, Sis Novi. Ayan. Yes, yes, tag lang po ng tag. Ayan, papasok rin sila. Okay, magsasawa. Ayan, good evening sa'yo, Sis Resi Espiritu. Glory be to God. Good evening sa'yo, Sis Brother Yeye, Sis Yeye Cuenca. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagsubaybay ng ating gawain dito sa ating OPM. At salamat sa Panginoon, no, na patuloy tayo na ginagabayan niya at tinuturuan araw-araw. Kaya praise God yan. Ayan. Tag lang tayo ng tag. Share natin sa ating mga mahal sa buhay.
magandang kaloob at magandang pagpapala, magandang balita na hatid ng ating Panginoon. Kaya praise the Lord. Good evening sa iyo, Sis Ria Quaresma from China. Yan. Glory be to God. Good evening sa iyo, Brother Yuma. Yes. Yes. Glory be to God. Mamaya, mga kapatid, awitin natin, lumaban ka. Another composition of Jesus Comfy Church. Kaya laban lang tayo sa ating buhay na ito. May pinagkaloob sa atin ng Panginoon na dalangin natin, maunawaan natin ang mga meaning nun at kahulugan ng mga nangyayari sa ating buhay. Kaya praise the Lord. Kapit lang, good evening sa iyo, Sis Ingracia Mori, Sis Girlie, Sis Mira and Brother Yuri. Praise the Lord. Mga Casimir family, glory be to God. Mga Rusit kids, praise the Lord. Patuloy na ginagamit ng ating mga anak sa gawa ng ating Panginoon. At lalo silang lumalalim, no, sa kanilang pananampalataya at yung kanilang relasyon habang bata pa. Dalangin natin na ganun din kung yung mga anak or yung pamangkin wala pa sa Kids Church Ministry, mga kapatid, no, ang ganda rito at dito natututo yung mga bata paano yung pagtugon nila sa Panginoon, ganyan din ang yung characteristic, no, ng isang bata na paano siya susunod sa kanyang mga magulang. Praise the Lord! Good evening siya, Sis Lola, Luciano, Sis Ruth. Yes! At yan, tayo muna ay umawit. No? Lumaban ka by Jesus Comfy Church. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Pangyarihan makakamit ang tagumpay sa tulong ng Diyos. Ihanda mo na ang puso mo, humarap sa bawat laban mo. Ang Diyos ay nasa panig mo, sinilalaban sa'yo. Hindi sa iyong kapangyarihan makakamit ang tagumpay sa tulong ng Diyos. Ihanda mo na ang puso mo, humarap sa bawat laban mo. Ang Diyos ay nasa panig mo, sinilalaban sa'yo.
sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Lumaban ka sa pangalan ng Panginoon. Lumaban ka sa pangalan ni Jesus. Matatagpuan niya mga kapatid dito sa ating YouTube, no? Marami na tayo na-upload dyan na kanta. Dalangin ko na mapanggan mo rin mga ibang kanta. At salamat din sa ating worship ministry, no? This is Reg. Praise the Lord. Ayan. Glory be to God. Patuloy lang po tayo sa pagtatag. Praise the Lord. Good evening sa'yo, Brother Jornard. Sis Winnie. Yes. Si Celine Abawag. Praise the Lord. Good evening sa iyo, Sis Josie Nogoy. Glory be to God. Maraming salamat. Kasama natin yung mga iba nating mga kapatid sa pananampalataya noong physical gathering. Praise the Lord. At sarap mga kapatid na magpuri sa Panginoon. Maraming, glory be to God. At dumako muna tayo sa ating Sunday break. Praise the Lord. Yes, praise God. Dagdag kalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea. Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes! Praise the Lord! Glory be to God! Ayan mga kapatid, nandito na tayo sa ating Comfy Break. At nandito pa rin tayo sa song, mga awit. Dalangin ko na patuloy lang tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. At mga kapatid, dito tayo ay lalago sa kanyang salita. At matututunan natin yung mga bagay na katulad ng ibinigay na karunungan kay Solomon. Binigay yan kay Solomon. At kung nais mo malaman at maintindihan yung purpose ng buhay mo mga kapatid, basa ka lang mga awit at sa mga iba pang books dun sa ating Bible. Praise the Lord! At dito ba, nandito tayo mga kapatid sa Psalm 102. Yes, salamat sa Diyos. Glory be to God! We read Psalm 102. I'm reading it in verse 1 to verse 3. And sabi rito, Lord, hear my prayer. Listen to my plea. Don't turn away from me. In my time of distress, bend down to listen and answer me quickly when I call you. For my days disappear like smoke and my bones burns like red hot coals. At alam niyo mga kapatid, no, na mapapansin mo rito, no, sa mga awit na to, at dito nananalangin siya na naniniklod siya sa Panginoon at sinasabi niya, answer me quickly, no, na para bang inuusan natin ang Diyos, no, bigay mo na sa akin yan, yung mga pagpapalang yan, hinihintay ko na yan, now na, no. At dito mga kapatid, naririnig naman natin ng Panginoon yung mga panalangin natin.
Pero there is a time, no, na kung kailan niya ibibigay ito, at kung hindi niya ibibigay ito, mabuti ba sa iyan? Siyempre, hindi niya ibibigay sa iyo kung hindi mabuti yan. No, pero pag ibibigay sa iyan ng Panginoon, no, maghintay lang tayo. There will be a right time. At minsan, nandun na tayo, no? Yung buhay natin ay para bang nasa binit na ng kapatayan, no? Para bang bula na mawawala na. Kaya dito, parang itong nananalangin na to, na talagang puso niya na, Lord, help me. At marami sa ating mga kapatid nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok, masakit. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Lagi ka lang tumingin sa Panginoon. Lagi ka lang magbasa ng salita ng Panginoon. At dito maunawaan mo lahat ng gusto niya mangyari sa buhay mo. Kaya praise the Lord! Yan ang ating coffee break! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. Yes, good evening sa iyo, Sis Nida Rusit. Ayan. Glory be to God. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng ating programa dito sa OOPM Online Prayer Meeting, mga kapatid, tayong magsawang magtago. Salamat din sa ating mga kingdom partners, kingdom builders, tithes givers, no? At salamat sa Panginoon, no? Nasa phase 2 na tayo. Dalangin natin, no, na as soon as possible, we pray for yung building na matayo agad. At dito, wala namang imposible sa Panginoon, eh. Basta ang kanyang mga mamamayan, ang kanyang bayan, ay patuloy na sumusunod, patuloy na nananalangin, no? There is nothing impossible with God. Kaya salamat sa Panginoon sa inyong pagbibigay. At ganyan din sa ating mga tithe givers, salamat sa Panginoon. Yung mga love offering natin, mga kapatid, patuloy lang yan. At alam nyo, kapag nagbigay tayo, naglagay tayo, no, dun sa basket, dun sa seed na tinatawag, no, beyond your tithes, mga kapatid, there will be a great blessing na naghihintay sa iyo. Antayin mo lang yun. Kaya salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay. Praise God! Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon. Mga ngayon, mga kapatid, dumako na tayo sa salita ng Panginoon. At buksan nyo na yung mga kapatid sa Colossians chapter 1, verse 12 to 14. Colossians chapter 1, verse 12 to 14. Ayan, praise the Lord. Kung na-miss mo yung mga gawain natin dito, mga kapatid, sa ating OPM, I pray na mag-replay ka lang. Maraming series break, no, ang kapupulutan mo ng aral. At dito, alam mo yun, kapag ikaw ay nagpapatuloy sa gawain, alam mo yun, yung puso mo tumataba, lumalago, no? At dito pinagpapala yan ng ating Panginoon. At dito, kaya tayo nakakasunod sa Panginoon. Ayan, praise the Lord! Amen! Thank you, Jesus! Deep in sa'yo, Sis Maramel, Brother John Lo. Ayan, glory be to God. Ayan. Pwede na ba kayo magbasa ng salita ng Panginoon dito sa Colossians chapter 1, verse 12? 14. You are ready. At sabay-sabay tayo magbasa. Amen. Praise the Lord. Sabi rito, mga kapatid, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kariyan ng kanyang minamahal na anak. Sapagkat sa pamamagitan niya ay pinalaya tayo. Sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Manalangin tayo. Heavenly Father, we praise you, we glorify your name, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa salita na nagbibigay buhay, sa
sa salita na nagbibigay pag-asa sa aming mga tao. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Dahil, Panginoon, kung hindi ka bumaba dito sa lupa, Panginoon, malamang aming buhay ay napariwara. Marahil ang aming buhay ay nagdurusa ngayon. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. At kami ay pinili mo na maging iyong anak. Tulungan mo kami, Panginoon, sa pagsasalo-salo ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga. Makita mga pagbabago sa aming buhay. Salamat po. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyong makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise God. Hallelujah. Good evening po. Sa inyo lahat, and ini-welcome namin kayo dito sa ating OPM online prayer meeting from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Mapagpalang gabi. My name is Brother Huge Espiritu. Ayan, kamusta po? No? Kayong mga nalulungkot. Kamusta po kayong napipighati? Kamusta po kayong nababag-gabag at natatakot? No? Oh, Brother Huge, bago yan. Bago yung pagbati mo. At alam niyo mga kapatid na every time na nag-OPM tayo, we ask, no, kung kamusta na yung ating mga kapatid, no? Na blessed. Kamusta na yung ating mga kapatid na nakakaranas ng pagpapala, no? Kaya ngayon, kinakamusta rin natin mga kapatid yung mga taong nakakaranas ng kagalumihanan sa kanyang pag-iisip, no? Nalulungkot, nababagabag, no, na para bang wala nang pag-asa sa kanyang buhay. Ayan, salamat sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, no, dito sa mundong ito, normal 'yun na tayo ay nakaka-experience noon. Kasi tao tayo, may damdamin tayo. Kaya mo nararanasan 'yan. At kung hindi ka tao, hindi mo mararanasan 'yan. Kaya alam niyo 'yun na napaka-blessed, no, na sabi doon sa Romans 8:28, all things works together for our good. No, na kahit yung mga kapighatian na yan, mga problema na yan sa ating buhay, kapatid, pagpapala pa rin yan. No, kaya dito tayo lumalago, dito tayo nalalaman natin na ang buhay natin ay kailangan nakaangkla sa Panginoon. At yun yung mga napag-aralan natin last Thursday, no? Kailangan nakaangkla tayo sa ating Panginoon. At we live in a Christian life, mga kapatid. We live in a Christian world. At dito, no, na napakaganda, no? What a beautiful pictures na tayo ay Kristiyano. No? What a beautiful pictures of being a Christian. Na kapag isang Kristiyano ay iniintindi niyo yung kapatid niya, no? Pinapakita niya yung pagmamahal niya, pinapakita niya yung pagmamalasakit niya. No? What a beautiful picture, mga kapatid, ng isang Kristiyano. At later on, habang tumatagal yung panahon dito, nagkakaroon ng iba't ibang paniniwala. Nagkakaroon ng pagkabahabahagi. No? Nagkakaroon ng iba't ibang idea. No? Nagkakaroon ng pagkawatak-watak. Pampuhan, inggit. No? What a beautiful picture of being a Christian, no? At dito, kapag ka nagkasamaan na kayo ng loob, no, ang problema na ito, pag lumala pa yon, hahantong sa patayan, no? What a beautiful picture of being a Christian. Wow! Dito mararanasan mo na maraming patayan sa paligid, no? Makikita mo yan, no? At meron dyan yung mga pinapalo, no, yung mga fraternities, talaga nga naman na hindi naman nakakapagdulot, no. Yung iba, talagang hindi nakakadulot ng magandang pagsasama. What a beautiful picture of Christianity. Now we live in an environment, mga kapatid, na punong-puno ng mga religious, no, religious group, religious leaders, no, mga kapatid. Talaga nga naman sa mundo natin, no, na tayo, lalo na tayo mga Pilipino,
eh, namulat tayo sa pagiging religyoso. Kaya tanong dito, sino dito, no, comment mo lang dyan, sino dito naka-experience, no, na napunta ka sa isang grupo, napunta ka sa isang community, no, pero sa community na yung parang ikaw lang yung mag-isa, katangi-tanging Kristiyano. Yung iba, ano tawag doon? Mga non-Christians, no? Hindi naniniwala sa Diyos. Ano kaya ang mapipil mo? Type mo lang dyan kung ano yung mapipil mo. Matatakot ka ba? No? Ano ba yung magiging response mo? No? Kakabahan ka ba? O makikiayon ka ba? No? Doon sa mga grupo na yon. Ano yung pananaw, kapatid? Ayan. Type mo lang dyan at babasahin natin yan. At dito mga kapatid, no, na experience ko rin nung high school ako, nagbabike ako, papunta ako ng City Hall. Tapos meron ako na nakita na mga isang grupo, no, ng mga bikers, mga nag-exhibition. Eh nandun sila sa isang gilid eh. Kaya ginawa ko, tinry ko nga, no. Tinry ko nga mag-exhibition. Nakaya ko naman, rumampa naman ako. Ang problema nun, muntikan na akong bumagsak. Muntikan na akong ma-out of balance. Kaya nakita ko sila, no? Pinagtatawa na nila ako. No? At dito minsan, mahihiya ka sa kanilang lumapit. Mahihiya ka na approach sila sapagkat sila isang grupo. No? At ganun din, no? Dito sa ating binasa sa ating sa Book of Colossians, no, dito makikita mo yung iba't ibang uri ng mga religious group, religious person, no, na may pagkabahabahagi at mayroong mga iba-ibang pananaw sa buhay. Yeah, thank you Lord. Ayan. Bro, dito sa employer ko walang God. Mahirap kasi laging may tanong. What in what? Why and why? No? Maraming ganun. Mga kapatid, no, na kapag ka sa isang bansa eh walang Diyos, ano ang magiging sitwasyon mo? No? Makikiayon ka ba o mananatili yung pagiging Kristiyano mo? No? Yung pananampalataya mo na talagang may Diyos na buhay. No, kaya nga tayo nandito sa lupa eh. Sino ba yung gumawa sa atin? May tunay na Diyos. Ayan, sa work. Praise the Lord. Marami dyan. May experience mo sa work dahil lahat sila iba-ibang relihiyon. Iba-ibang paniniwala. Mga kapatid dito. No? Minsan parang kakabahan. Or minsan ma-realize mo sa sarili mo. Bilong ba ako rito? Nababagay ba ako rito? No? May mga ganun tanong eh. Pero, will you follow Christ? No? Wherever you are. Kung nasan ka man, ang status mo, anong kalagayan mo, napunta ka man dun sa community, na maraming iba-ibang reliyon, may iba-ibang sekta, no? What will you feel? No? Sapagkat dun mga kapatid, iba-iba talaga magiging paniniwala nila. Iba-iba ang kanilang magiging reaksyon, pananaw sa buhay, no, lalo na yung mga maraming culture, maraming tradition, no? At minsan mahirap pang ka makapag-adapt. Yan, praise the Lord. At salamat sa mga sagot niyo mga kapatid sa inyong pagbabahagi ng inyong experience, at alam ko marami pa diyan, no. Marami pa. At dito mga kapatid, lalong-lalo na sa school, no, na kapag ka ikaw ay nag-i-exam na kayo, lahat sila nagkokopyahan. Lord, kukopya din ba ako? Lahat sila nagkokopyahan, Lord. Gawin mo lang yan. Pagpatuloy mo lang yan. Paano, Lord, kung bumagsak ako? Hindi, huwag kang kumopya. Pagpatuloy mo lang yan. Hindi ka kasi nag-aral. Inasa mo lagi sa akin. Pero alam niyo mga kapatid, may mga experience na gano'n, lalo na sa iba-ibang community. Kunyari, nalipat ka sa ibang village or sa ibang lugar, no, na maraming iba-ibang culture,
no, na tinatawag. Talagang mahirap yun, lalo na sa trabaho. May culture din. May culture ng mga magagalitin. Iba-ibang culture, mga mainisin. May culture ng maramdamin, no? Iba-ibang culture yan. No? Kapag ka napunta ka doon, Lord, bakit mo ako dinala rito? No? May mga ganung example, mga kapatid. Kaya dito sa ating title, mga kapatid, How to Please God Against the Tide. How to Please God Against the Tide. Sabihin mo yan, mga kapatid, How to Please God Against the Tide. Paano ko ba, no, ipi-please yung Panginoon, no? Against the tide. Ano ba yung tide? Ito ba yung ginagamit natin sa panlaba? No? Kapag kinasus mo, bumubula. Mga kapatid, yung tide, it refers to a level of water na tinatawag. No? Meron tayong mga high tide, low tide. No? The tide, it's examples dun sa mga tao. No? Nandun tayo sa mga tao na iba-ibang religious groups. No? Or nandun tayo sa lugar na parang iniisip natin na dito ba ako, no, naayon? Or dito ba ako? Ano ba yung magiging estado ko? Ano ba yung magiging prinsipyo ko sa buhay? Mananatili ba akong isang tunay na Kristiyano o hindi? No. And we're living in a different kind of environment, mga kapatid. So, as a Christians, how we can live in the midst of non-Christian community? No. Mahirap 'yon, mga kapatid, lalong-lalo na ikaw, born again Christians, no? Born again, no? Minsan ibubuli ka pa, no? Maraming pwedeng gawin sa iyo, no? At kung ikaw ay napunta dun sa mga communist world, marahil ipapapatay ka pa. At napaka yun yung isang bagay na binibuild din sa atin ng Panginoon. How will you stand, no? Sa pananampalataya na ibinigay sa iyo. And dito, mga kapatid, no, how can we please God? Like for example, nandun ka sa isang lugar or nagkaroon kayo ng reunion, no, ng inyong family. At sasabihin mo ba sa kanila? Kapag ka niyayaya kang uminom, Christian na ako eh. Binago na ako ni Lord. Hindi na ako umiinom katulad nyo. Binago na ako ni Lord. Hindi na ako naninigarilyo na katulad nyo. Hindi na ako nagsusugal na katulad nyo. Mga kapatid, being a Christians, hindi natin sinasabi na tayo born again Christians. Sapagkat being a Christians is we have a relationship with God. No? Na kahit saan tayo dalin, kahit saan tayo mapunta, no, makikita yung liwanag. No? Makikita yung liwanag at asin. We are the salt and light of this world. Makikita nila yun. So, dapat hindi na natin sasabihin yun. Hindi na natin sasabihin na we are a Christians, I'm a Jesus believer. No, makikita yun. At minsan mapapansin mo yun. At like kami, na-experience namin, kumakain kami sa isang kainan, no? At dito nga, nag-pray kami ng tatlo, ng aking asawa, ng aking anak. Then, napansin ng aming katabi, born again Christian kayo or Christian kayo. So, it means, mga kapatid, na hindi mo na kailangan sabihin, no, na ikaw ay isang Kristiyano. No, you're living in a various environment, pero sinasabi ron, mga kapatid, na hindi mo na kailangan, no, na sabihin pa. It will show, mga kapatid, that you are a true Christian. Kaya mga kapatid, nung time na yun, nabahagian ko siya ng salita ng Panginoon. And praise God, dalangin ko na tumanim sa kanyang puso yun at makasama natin siya, no, sa mga gawain, sa mga susunod na panahon. Kaya dito, mga kapatid, alam nyo ba yun na si Pablo, no, talagang nagpasalamat, todo pasasalamat nito ni Pablo kanino ba siya nagpapasalamat? Dito sa mga taong ito. Dito sa mga church ng Colossae. Sapagkat dito, no, na-build up yung isang tunay na pagiging Kristiyano na they live by faith, no. Hindi dun sa mga nakikita nila, no. Na kapag yung mga ibang tao nakakita ng ganito, no,
at nirepresent sa kanila yung bagay na yon, eto, kailangan mo itong sambahin. Kailangan mo itong i-display para yumaman ka. Kailangan mo itong ipagpag dyan sa iyong mga pader para tumibay ang iyong pader. Kailangan mo mong paandarin, no, yung sasakyan mo para lumakas ang iyong sasakyan. May kailangan kang ilagay. At doon, mga kapatid, marami sa Kolosas, no, na hindi naniniwala, no, sa makapangyarihan Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat sinasabi nila na si Jesus Christ daw ay isa sa mga gods. Isa siya sa mga gods na katulad ng mga idols, no, ng mga sinasamba na nakikita. That is why, mga kapatid, sabi rito sa Colossians 1, chapter 1, verse 4, for we have heard na balitaan, no? We have heard of your faith. Nalaman ito ni Pablo na itong mga Colossians na to, ng mga mananampalataya na to, eh talagang nakita nila si Jesus lang yung kanilang pinupuri, no? Sinasamba, wino-worship, at gayon din, no? Nakikitungo sila, sabi dito, and your love for all God's people, no? At dito nakikita yung pagmamahalan sa bawat isa sa mga brothers and sisters, no, sa church. At dito, mga kapatid, no, dito na nagpasalamat si Paul, no, maaari mong itanong sa sarili mo, what is your faith background, no? Yung faith background mo ba, katulad ng tatay ko, pastor eh. Lolo ko pastor, kaya yung pananampalataya ko, no, ganun din. Ganun ba yun yung faith, may background, no, may mga background ka dyan. And pwede mo sabihin na yung faith is, I can feel that I have salvation. No? Nararamdaman ko, kapatid, may salvation ako. Ganun ba yung faith? Sabi rito sa Colossians chapter 1 verse 5, which comes from your confidence and hope, no, nanggagaling sa pag-asa, no, na merong matibay na pananampalataya, no, what God has reserved for you. Alam mo ba 'yon, kapatid, na sinabi rito, God has reserved for you in heaven, no, may hinahanda ang Panginoon dun sa langit. At dito, mga kapatid, talaga mang maniniwala ka, no, nakapag sinabi sa iyo 'yon. Eh, talaga bang totoo 'yan? Baka joke lang 'yan, Brother Huge. Ako magkakaroon, no, ng kwarto, ng bahay sa langit? Di nga. Totoo ba 'yan? No. At kapag ka sinabi mo sa sarili mo 'yon, parang nawawala yung pagtitiwala. No. Once, kasi may mga ibang tao na sinasabi nila na kailangan kong makita muna bago ako maniwala. May mga ganun eh. No. At alam nyo ba yon na kapag ka ang espiritu, no, espiritu, hindi naman natin nakikita yan, pero nararamdaman at nararanasan natin yan. Yun yung ating Panginoon. At ang ating Panginoon na sinatawag na immortal, no, He's an everlasting, no. Pagka sinabi mong immortal, hindi nanghihina, no, hindi napapagod, no, hindi namamatay, that is immortal. He is powerful and more powerful than anything else in this world. So that is faith, mga kapatid. We should have a combination of hope and confidence. Kailangan may pagtitiwala ka. And sa mga bagay na iniintay mo, mga kapatid, when you wait, you should have, no, there is a hope. And if you have confident of that hope, mga kapatid, that will become a greatest foundation of your faith. No. Surrender mo yan sa Panginoon. Give all to God, mga kapatid. Paano ba nagtagumpay ito si Joshua? Paano ba nagtagumpay ito si David? Paano ba nagtagumpay, no, na hindi ganilaw ng mga leon itong si Daniel? Put your trust in God, no. At marami sa atin na kailangan ito, itong bagay na to, na kailangan nandito to,
no, nakatabi ko, nakasuot sa akin. No, hindi yun yung faith, mga kapatid, na tinatawag. At be careful, mga kapatid, doon sa mga taong agnostic na to see is to believe, na tinatawag, na kailangan makita mo muna bago siya maniwala. No? Let's just avoid those people. Sapagkat ito ay magkakaroon ng ibang pananaw. No? Maybe matatanggapin natin yun sa ating sarili. Baka maniwala pa tayo nga dun. At dito, mga kapatid, when Epaphras build the Colossian Church, mga kapatid, he is the founder of the Colossian Church. Dito, mga kapatid, he make a very distinction dun sa mga false teaching. No? Kasi naniwala siya sa turo ni Paul eh. Itong si Epaphras eh. Kaya dito, no, he make a greatest foundation dun sa church. Kaya marami ang naniniwala kay Kristo Jesus, no, na siya ay namatay at nabuhay, no, bumaba dito sa lupa, no, namatay at muling nabuhay. Kaya ito yung pinaniniwalaan ng mga Kristiyano, na ito talaga yung na ito yung magbi-build sa iyo ng pananampalataya, no. At mga kapatid, my number one point is how to please God against the tide is be firm to your faith and share His kingdom. Be firm to your faith and share His kingdom. In Colossians chapter 1 verse 12, always thanking the Father, He has enabled you to share the inheritance that belongs to His people who live in the light. At ito mga tao na ito, mga kapatid, ito yung mga nagbabahagi ng salita ng Panginoon. Ito yung mga nagsishare, katulad mo, nagsishare at nagtatag, no, ng salita ng ating Panginoon. Kaya huwag kayong mapagod, mga kapatid, sa paggawa ng mabuti. Sabi rito sa Hebrews 13 verse 16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice God is pleased. No? Nalulugod ang ating Panginoon kapag ka ikaw ay nagbabahagi, no, ng salita ng ating Panginoon. Kaya thank you, Lord. At alam nyo ba yun, nakatulad ng isang ampon, no, na ikaw, isang ampon, no, maibabahagi mo ba, no, ang iyong inheritance, no, sa ibang mga ampon din. No? Katulad ng mga Gentiles, mga kapatid. Hindi sila yung bayan ng Israel eh. Hindi sila yung tinawag na bayan ng Panginoon. So, kaya nga tinawag silang Gentiles. Parang tinatawag din silang ampon, mga kapatid. Parang di kapamilya. Pero mga kapatid, dito, no, nung naranasan nila yung pagpapala na tinanggap din sila ng Panginoon upang makabahagi sa kanyang karian. Dito, mga kapatid, eh, nag-share sila ng gospel. No, nagbahagi sila. Nakatulad mo na kunyari, like for example, isa kang ampon, eh marami pala siyang yung tatay mo na yon, no? Yung tatay mo na yon, eh marami pa rin palang anak na ampon. Ibabahagi mo ba sa kanila yon? Kaya, let us always share yung goodness, no, yung magandang balita ng ating Panginoon. And how to please God against all tides, mga kapatid, in my point number 2, envision God's greatness. Envision God's greatness. In Colossians chapter 1 verse 13, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transfers us into the kingdom of His dear Son. Dito, mga kapatid, nakikita mo ba yung kaharian, no, ng mga kadiliman? At nakikita mo rin ba yung kaharian, no, dun sa kung nasaan ang ating Panginoong Jesus? Siyempre, hindi mo nakikita yan. Pero, pananampalatayanan mo ba yan, kapatid? Na once sinabi sa'yo, no, ng isang mananampalataya or nabasa mo sa Biblia, mananampalataya ka ba? Maniniwala ka ba? No, na merong mga ganung bagay. Other dimension, in this world and in other dimension, maniniwala ka ba? So let us envision, no, God, no,
panampalatayanan natin siya na tunay ang ating Panginoon. Alam mo, maswerte nga yun, kapatid eh. No, nung mga time nila Apostle Peter, no, ni Andrew, Apostle Andrew, at yung mga 12 disciples, nakita nila ang ating Panginoong Jesus. No, they saw the God. Sabi ron, they saw the visible image of God. Kaya pinaliwanag yun ng ating Panginoon. Kaya nung nagtatanong itong mga disciple, pwede mo bang pakita sa amin, Jesus, yung mukha ng Panginoon? No? Nagtaka si Lord. Hindi niyo pa ba nakikita ang Panginoon? No? Ang Ama? No? Kung ano ang Ama, yun din ang anak. Kung ano ang anak, yun din ang Ama. Kung ano makikita mo sa anak, yun din ang makikita mo sa Ama. Kaya, dito sinasabi ng ating Panginoon. No? Sa ating Panginoong Jesus, He is the visible image of God. Envision Him, no? When we become a Christians, no, talagang yung faith, eh, talagang namumold sa atin. At sa pagbabasa natin ng salita ng Panginoon, dito natin lubusan naniniwala. Tayo ay naniniwala na totoo ang ating Panginoong Jesus. Christ is the visible image of God. At He existed, no? Before anything was created, and He is the supreme over all. Siya yung makapangyarihan sa lahat. Salamat nga sa Diyos at dahil siya ay bumabari ito sa lupa, no? Nagkatawang tao at tayo ay kanyang binigyan ng pag-asa sa ating mga kasamaan na hindi mapigil, sa ating mga kahalayan, no? Na hindi mapigil. Kaya dito mahal na mahal tayo ng Panginoon eh. Tinutulungan niya tayo at ayaw niya tayong mabulid sa kamatayan, sa impyerno. At dito mga kapatid, no? Magpatuloy lang tayo. Like the people of Colossians, dito marami silang nararanasan. They are confused about who really God is, no? Hindi nila alam kung sino ba yung totoong Diyos. Kala lang nila na itong ginawa ng kamay ng tao, no? Itong gawa ng kamay ng tao ay pwedeng gawing Diyos. Mga kapatid, sabi nga doon sa Bible, huwag kayong gagawa, no, ng mga imahe na nasa langit man o nasa lupa. Sapagkat ang ating Diyos ay mapanibughuing Diyos. No, He is a jealous God. Ayaw niya na yung mga tao ay sumasampalataya sa hindi naglalakad. Ayaw niya yung mga tao na kanyang tinawag ay mananampalataya, no, dun sa mga bagay na meron dito sa lupa. They were confused. Like us, in our generation, mga kapatid, we are also confused. Sapagkat yun yung nakinamulatan natin, no? Na tayo, nung tayo ay lumabas dito sa mundong to. Ito na yung nakagisnan ko eh. Pero once you envision God's greatness, mga kapatid, na katulad kung papano buhayin muli si Lazarus, na kung papano na si Peter ay nakakuha ng napakaraming isda. Envision God's greatness, mga kapatid. And how can we please God against the tide? My point number 3, continue to walk in His holiness. Continue to walk in His holiness. Sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 4, who purchased our freedom and forgave our sins. Sino daw? God. God purchased us, our freedom. No? In some manuscript, sabi rito, add with His blood. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, no, tayo ay binigyan ng kalayaan. Tayo ay binigyan ng Panginoon ng ating buhay. He forgave us. Sabi dun, all our sins, lahat ng kasalanan mo, pinatawad ng Diyos. Alam mo kapatid, sa buhay natin, kailangan, meron tayo, no, na pinanghahawakan na matibay.
sa ating pananampalataya. Hindi sa bagay ng mga bagay nakikita. Hindi yung sa bagay na makapagbibigay sa iyo ng mga pagpapala dito sa mundong ito. Kala mo lang na yung negosyo mo lumalago dahil sa sarili mong kakayanan. Nakala mo lang ikaw ay nagiging matalino dahil sa sarili mong kakayanan. Sa sarili mong lakas. Mga kapatid, once we consider that thing, parang napapalayo tayo sa Panginoon. Na dapat tayo kapatid, na nandun tayo sa circle. God is the center of that circle. Kailangan nandun tayo sa loob ng circle. Kung lumabas ka dun sa circle na yon, you are not purchased by His blood. Hindi ka binayaran Panginoon kapagkat tayo ay nagmamataas. Tayo ay may ginagawang Diyos-Diyosan sa ating mga sarili. Many Christians sasabihin, Brother Hughes, napakahirap niyan maging holy. Brother Hughes, mahirap yan. Pagiging banal. Napakasarap yata rito mabuhay sa mundo. Napakasarap yata. No? Ng mga nararanasan na mga pagpapala, kaligayahan, kalaswaan dito sa mundo. Napakasarap yan. Kalaswaan. Pero hindi kalugod-lugod sa Panginoon yung mga bagay na yan. And they say that it is hard to become holy because sinasabi nila, no, hindi ko kaya. Hindi mo talaga kaya kung sasabihin mo hindi mo kaya. Pero kung sasabihin mo sa sarili mo na ang Diyos ang magbabago sa akin, kakayanin ko to dahil sa Panginoon, sa tulong ng ating Panginoon. Mga kapatid, there is nothing is impossible with God. Kaya, sa buhay natin mga kapatid, marami man tayong nasa surroundings man tayo ng mga non-Christian believers. Nasa lugar man tayo mga kapatid na hindi naniniwala kay Kristo na siya lang yung magiging hari. Maraming naniniwala kay Kristo Jesus na siya lang yung mensahero eh. Hindi Diyos yan. Paano mo mapiplease ang ating Panginoon? Paano mo maitataguyod yung pananampalataya mo sa Panginoon? Yes, mahirap yun kapatid, pero sa tulong ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya niya nga pinadala yung helper na tinatawag, the Holy Spirit will guide you, will teach you, will give you a perfect direction. Mga kapatid, hindi imposible. Basta magpatuloy ka lang sa gawain ito. Lalo na kapatid, kung ikaw ay nanonood ng OPM, patuloy mo lang yan. Yes, maraming laban ng buhay, pero in the end, magpapatalo ka lang ba? In the end, magiging talunan ka lang ba? Pero kung sinasabi mo, kapatid, na I can be victorious because of God, that is the greatest thing to say. Napakaganda ng pagpapala na ibinibigay at ibibigay pa sa iyo ng ating Panginoon kung ikaw lang ay mananampalataya sa Kanya. Like Paul, like Peter, like all the disciples, like you, nabibuild up yung pananampalataya. Yes, mahirap. But step by step, dito natin mararanasan yung kaibang pagpapala na ibibigay sa'yo. Hindi lang pagpapala dito sa mundong to, kundi pagpapala sa buhay na walang hanggan. Kaya, kapatid, samahan mo ako sa panalangin ito at pikit mo ang iyong mga mata, bigasin at aminin ang iyong kasalanan. Sabihin mo,
ang gagaling sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad. At tulungan mo kami, O Diyos, na makapanatiling tapat hanggang wakas. Hanggang sa muli mong pagbabalik. Salamat po sa pagpapala, sa karunungan, sa pag-asa na iyong binibigay. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoong Jesus. Lahat ng ito'y aming tinatanggap sa makapagyarihan mong pangalan, in Jesus' name. Amen! Praise the Lord! Thank you, Lord. Sumabay ka ba sa panalangin, kapatid? Kung sumabay ka, kapatid, mararamdaman mo ang tunay na pagpapala ng salita ng Panginoon. Mangungusap sa iyo ang Panginoon at dalangin ko, kapatid, na magpatuloy ka lang sa gawain ito. Mag-bless at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, samahan niyo muli ako sa isa pang panalangin. Let us pray for one another. Heavenly Father, we thank you. We glorify you and we honor you, O Lord Jesus. You are the King of Kings, the Lord of Lords. Thank you, Lord Holy Spirit. We are blessed right now, Lord Jesus. Salamat po sa kabutihan mo. Salamat po sa pagmamahal mo, Panginoon. Kung di mo kami minahal, Lord, nabulid na kami sa kamatayan. Nabulid na kami, Panginoon, sa impyerno. Ngunit kami pinili mo upang maging iyong bayan. Na kahit kami ay mga hintil, Panginoon, kami ay tinawag mo at tinuring mo na iyong anak. Salamat, O Diyos, sa kabutihan. Salamat sa pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa wagas mong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang ito. Panginoon, right now, we pray for our brothers and sisters. Tulungan mo sila, Panginoon, mga kapatid namin na hirapan, mga kapatid namin nawawalan ng pag-asa, mga kapatid namin na sa tingin nilang sakit na ito, Lord, ay hindi nagagaling. Tulungan mo sila, Panginoon, manampalataya sa iyo. Tulungan mo sila, Panginoon, yung mga Diyos-Diyosan na nagbibigay sa kanila ng kabigatan, Panginoon, Lord. Tanggalin mo po, Diyos. At mapalitan ng tunay at wagas na pananampalataya. Salamat po, Panginoon. Heal this person, Lord God. Tulungan mo siya, Panginoon. Touch his heart. Lord, you are powerful, Lord Jesus. Sa'yo nagmumula, Panginoon, ang kagalingan. Tulungan mo siya, Panginoon, sa lahat. Maging sa mga hospital bills, Lord God, sa mga pangangailangan niya sa araw-araw, tulungan mo siya, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo. Lord, maging ang aming mga kapatid na nagtatrabaho, na nagbi-business, Lord, bless them, Lord Jesus. Sapagkat sa'yo naman ang gagaling, Panginoon, ang lahat ng mga pagpapalang ito. Tulungan mo lang din sila, Panginoon, na ibilik nila, Panginoon, ang mga pagpapalang ito sa ibang tao, sa pagbabalik sa mga tithes and offerings, Lord God. Tulungan mo sila, Panginoon, maging sa aming operation bangon, Panginoon, yung aming sanktuaryo na itinatayo na kung saan kami, Panginoon, dito lalago. Kung saan kami, Panginoon, dito sama-sama magpupuri, mananalangin at sasamba sa iyo, Panginoon. Lord, that it is impossible with you, Lord Jesus. Lord, build this building, Father. Build
a wonderful blessing in our heart, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Lord, we bring back to you the praise and glory of your name. In Jesus' name, amen. Praise God! Lord, hallelujah. Yes. Thank you, Jesus! Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Yan. Glory be to God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. We are blessed, Lord God. Salamat po. Salamat sa pagsubaybay dito sa ating gawain, dito sa ating OPM online prayer meeting. Alam ko, sumabay ka sa panalangin. No? Sumabay ka ba talaga? Dalangin kayo ang kapatid na patuloy natin i-build yung pananampalataya. No? Walang iba kundi sa ating Panginoon lang. Doon natin ituon lahat ng ating mga panalangin. No? At knows, who knows, God will speak to you. No? Maring bukas, no? Mangungusap siya sa'yo. At maring bukas or sa makalawa, tuto pa rin yun yung kanyang pangakong binigay sa'yo. Kaya salamat sa Panginoon. At salamat din sa ating mga gawain dito sa church. Salamat din sa ating mga Jesus Comfy leaders, no? Sa ating mga members. Thank you, Lord, sa patuloy na pagsubaybay ng gawain ito. May God bless you in the name of Jesus. Salamat sa Panginoon. At sumabay ka ba sa panalangin? At na-bless ka ba, mga kapatid, subayan mo ako. I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it. And I receive it. In Jesus' name, amen. Power to the new Messiah. That is our Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Salamat sa Panginoon sa gawain ito. At salamat din, mga kapatid. Thank you for watching and for listening sa ating OPM online prayer meeting from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Again, my name is Brother Yuchi Espiritu. Mapagpalang gabi. Thank you, Lord. God bless you all.